Guys, welcome. Dito sa Rizan Charo. Ang reading nito ay for culture for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective of your energy at this time. Eight of Cups. Emotional ka, hindi mo pigilan, hindi mo makontrol yung emosyon mo, yung sarili mo na. Makaramdam ng negative emotion na maawa sa sarili mo. Ano? See? Oo. Hindi mo mapigilan yung sarili mo na maawa sa sarili mo. Na maramdaman yun, yung parang nakabaga sa sarili mo. Na, maaaring, yung connection yun ng person mo, o yung relationship mo. O maaaring naiwan ang connection na yun eh. Na parang, nagtsaga ka pang mag-antay. Na-cold na sa'yo yung person mo. Ganun ba? Kung kaya naawa ka sa sarili mo. O kaya naglakas loob ka na tumalikod na sa connection na yan. Kasi there's delays eh with the Saturn energy here. Coldness, delays, or hindi gumagalaw, hindi kumikilos yung person mo. Parang wala lang sa kanya, pinapabayaan yung connection niya. Pero hindi naman siya interesado na magseryoso sa'yo, yung gano'n. Or else, hindi siya interesado na balikan ang connection nyo, mga gano'n. Yung emotion mo is deep. And so negative. There's struggles, no? Struggles, hardships, yun ang experience mo, emotional negative emotions talaga. And now you're facing a direction na may pag-asa. May hope kasi may stars dito. Kung saan may pag-asa. Kung saan may future para sa'yo. Na hindi ka pinapaasa. Ayan. And kasi nawalan ka ng faith, no? Na babalik pa yung person mo. Wala na akong malis na yan. Na magkabalikan pa kayo. Na still mahal ka pa rin niya. Yung gano'n, wala ka na ng faith na mangyari to. Yung ma-unite kayo. Yung magsama kayo. Yung mabuo kayo. Yung parang feminine and masculine. Tingin mo, hindi din kayo nakatadhana sa isa't isa. Na hindi kayo ang nakatakda. Na hindi kayo ang meant para sa isa't isa, na hindi kayo ang para sa isa't isa, na you are not destined to be together, masculine and feminine, kasi in reverse eh. Na hindi siya ang binigay ng God para sa iyo, hindi siya ang kamatch mo na binigay ng God para sa iyo, na hindi siya ang naka-destine para sa'yo kasi full of hardships, struggles, lalo emotionally. Maraming dumadanas ka ng emotional turmoil, negative emotion, kundi man emotional turmoil, negative emotion na. Yung parang toxic na. Yan. Hindi siya healthy for you. So, yan. Parang kung naibabaw yung nairita ka na eh. Yung napigil ko dyan. Naibabaw yung emosyon mo. Natatalo yung isipan mo. Ng emosyon mo. Parang na-overpower ng emosyon mo. Na parang
naubusan ka na ng pasensya. Na may inis na din. Masama ng loob pati. Kung kaya tumalikod ka. Ano bang gusto sabihin sa'yo ng person mo na meron kayong connection na tinalikuran mo? Connection or relationship man yan na tinalikuran mo. I couldn't let you get close to me, Susie. Hindi daw niya mahayaan na makalapit ka sa kanya. Bakit? Ano tingin niya sa sarili niya? Diamond? Ano tingin niya sa sarili niya? Mataas? Pwede yan, parang. Ano tingin niya sa sarili niya? Bakit ayaw niya kalapit ka sa kanya? Kasi ikaw ang kahinaan niya. Ikaw yung kahinaan nito. Weak siya pagdating sa'yo. Eh, hindi niya mapigilan yung emosyon niya pagdating sa'yo. Na-attach siya sa'yo emotionally. Parang na-in-love ba? Nakaramdam ng real feelings, real love, feelings. Maring sana ito na makipagrelasyon na walang feelings. Na walang attachment. Yung parang toxic na relationship na pang short term lang. Yung pang happy-happy. Kasi parang dinidesire nyo na makasama ka kasi. Kaya parang pinipigilan nyo yung sarili niya. Pag lumapit ka, baka hindi niya na mapigilan yung sarili niya. Pag napaklose ka pa sa kanya o napaklose pa siya sa'yo, na mas lalong na-attach siya sa'yo, baka hindi niya na makontrol yung sarili niya. Bakit? Bakit ayaw niyang mahulog ng gusto sa'yo? Bakit? Baka may karir pa siya. Ininerbius siya. Ininerbius daw siya, guys. Kasi maring ngayon lang siya nakaramdam ng ganong feelings na deep emotion, na na-attach emotional, huh? Na strong yung bond na parang yung ayaw na niyang mawalay sa'yo, mga ganon ba? Nag-care siya sa'yo. Maring yung mga relationships niya ay mga toxic na parang with benefit. Mga ganun ba? Tapos pang short term, mga ganun, walang seryosuhan. Walang emotion. There's no love. Kumbaga, gamitan lang, mga ganun. Mga ganun, ganun siya. And ininerbyo siya na mag-take ng action na gumalaw to make a move towards you na magkaroon ng balance sa inyo. Kasi hindi siya confident sa sarili niya. Hindi siya stable. Hindi siya confident na kausapin ka. Parang naiilang sa'yo. Alam niyo naiilang? Na yung parang nagkakaroon siya ng anxiety. Nene-nervous nga pati. Yung ganon, parang alam niyo yung naiilang ka sa isang tao na hindi ka komportable. Ganon siya. Wala siyang confidence and hindi siya komportable na mag-take ng action sa'yo, na magkaroon ng balance sa inyo. Maring hindi pa siya sanay sa'yo na kasama ka. Or merong nag-influence ito sa isip ng person mo, sa mindset niya, sa isipan niya.
Huwag kaya ganyan, ninerbiyos. Kaya nga, hindi niya maalaw o hayaan na mapalapit ka sa kanya or lumapit ka sa kanya o yung maging close kayo o yung I couldn't let you get close to me. So see, kung kaya hindi niya kaya, no? Hindi niya maalaw or hindi niya mahayaan na lumapit ka sa kanya kasi nininervyos nga siya eh. Sa'yo. Ano yun? May kasamang hiya? Nahiya siya sa'yo? Nahiya pati yan sa'yo? Nahiya pati siya sa'yo, guys? Parang nagkakaroon siya ng anxiety pati. Hindi siya komportable sa'yo. Ano ka ba? Chosen one ka ba? Chosen one ka? Itong person mo, tao yan. Kaya hindi yan komportable talaga. Tao yung person mo na yun, oh, yung origin niya, no? Tao yun siya. Kung kaya nga, wait lang ha. Hindi siya komportable sa'yo. Pero... ganun kasi ang tao. Parang nasa naiilang. Naiilang, sabi tao. Yung parang hindi talaga sila komportable na makipag-usap. Maramdaman nila yung parang naiilang na parang na-repeal sila na parang makikita kasi yung kahit mata ng mga chosen one at sugo basta mga ganun. Hindi kasi taong origin yan na mga chosen one at mga sugo. Parang ano, parang x-ray. Parang nakikita lahat, no? At nararamdaman lahat na si sense kasi ng chosen one at sugo. Nare-reveal kasi, guys, ng... nare-reveal, na-uncover, no? Yung mga... yung totoong identity nila. Kaya natatakot sila, nininerbyo sila na pag lumapit sila o makipag-usap sila sa mga chosen one or sugo. Iba kasi ang vibe ng sugo at chosen one. Iba talaga. Parang nakaka-intimidate yan para sa mga tao. Kasi parang yan liwanag eh. Sa madilim, parang lampara. Na, yes, na-attract sila, pero na-repel din sila kasi para silang makikita yung ano nila eh. Yung totoong identity nila, yung mga sikreto nila, ma-uncover, mabubulgar, ganun yun eh. They feel uncomfortable. Kahit makipag-usap lang sa'yo ang tao, kung chosen one ka, parang mailang sila sa'yo. So, itong person mo kasi tao ang origin niya. Kaya ganyan yan. Ganyan siya. Yan ang hindi okay, no? Pagka... iba yung origin mo, kunwari, chosen one ka or sugo, kasi nga, hindi ka talaga maka-fit in sa circle of friends ng iba, sa maraming tao, kasi itong mundo na to, sa tao na mundo to, actually dati, dinosaur, di ba, pinalitan ng mga tao. Oh, di ba pinanipol yung dinosaur, oh, pinalitan ng tao, tao na nakatira. Kasi nga, magkaiba nga yung origin. At yun na nga eh, ma-reveal kasi. Makikita kasi yung fakeness eh. Hindi kasi nagpapakatotoo yung maraming tao. Siguro, need ng healing.
Pero na napapalapit sila, na-attract sila dyan sa mga chosen one at sugo kasi they feel healed. Pero yung parang pagka yung matagalan ng usapan na smile guys, nailang na yan sila. They feel uncomfortable kasi makikita na, maano na, ma-expose na yung kanilang mga tinatago. Ma-expose, makikita. Yun ang parang nakaka-feel sila ng anxiety, na hindi sila komportable sa presence ng chosen one, masugo. Kaya magtaka kayo, no? Ang bakit ganun? Kakaiba yung chosen one at sugo. Parang, kaya mas pinipili na lang ng mga chosen one at sugo. Kasi kukunti lang kasi yung chosen one at sugo eh. O kaya, hindi sila, hindi komportable yung mga tao dyan. O kaya, mas pinipili na lang nila na mapag-isa kasi hindi naman sila mag-fit in sa circle of friends o sa circles ng mga tao eh. Sa company ng ibang tao. Kasi ma-reply yung iba. Makikita yung ano nila eh, yung mga ina-hide nila eh. Makikita yung totoong sila eh. I don't know kung ano yung tinatago nila kasi iba-iba yung tao, iba-iba yung tinatago yan. Pero pag chosen one subo, malalaman mo. Parang x-ray yung mata mo eh. Parang kahit tumingin lang yan sila sa'yo, kahit nakatingin ka, may iilang message na sila. Para bang, parang hinubaran siguro sila, parang ganon, no? Nakikita yung soul nila. Nakikita yung kanilang totoong pagkatao. Ano sila. Kaya ganon. Hindi nila ma-explain ng iba din kung bakit sila naiilang. Na parang nare-repeal. Pagkausap o pag nandyan yung masugo o ano. Chosen one. At parang nai-irritate yung inner demons pati nila. It's based on my experience and what I have read about sa mga ganyan. So see, pakatadhana ba kayo nitong person mo na to? Hindi siya ang nakatadhana sa'yo. Kaya tama lang na lumayo ka dyan kasi hindi siya nakatadhana sa'yo. Toxic lang yan sa relationship. Maring chosen one din ang meant for you. Na mag-fit kayo sa isa't isa, magkaintindihan kayo, komportable kayo sa isa't isa. Ayun ang mahirap pagka-chosen one at sugo. Sa side ng chosen one at sugo. Kasi nare-repeal nga sila eh. Pati ikaw, maano ka din sa fakeness nila eh. Maano ka din ma-repeal ka sa fakeness ng mga tao. For chosen one ka daw. That's why. That's why guys. Daming signs ng chosen one. Or, yeah, you're chosen one daw eh. Madaming signs. Yung sa YouTube, konti lang. Kasi, ilan lang yan. Yung iba siyang ginawa lang din yung iba. Mag-fit in sa kanila. Sa kanila.
Well, hindi naman siya nakatadhana sa'yo. Sino ang nakatadhana sa'yo? You can move forward. Someone na nawala sa buhay mo. Someone na naka-recover na. Nawala yan siya. Natapon yung relationship nyo. Karoon ba ng relationship sa inyo ng nakatadhana sa'yo? A person. Yes? Tama. Isa sa ex mo. Ex mo or nagkaroon ng relationship. Pwedeng ano lang, mutual understanding or relationship talaga na naging kayo. Naging lover mo siya. Mga ganun. Chosen one ba itong nakatadhana sa'yo? Chosen one din ba siya? So see? Yan namang fit sa'yo. Chosen one. Tsaka yung tao, mawirduhan yan sa'yo. Hindi nila maintindihan yung chosen one. At iba kasi yung past na chosen one, guys. At yung relationship mo with that ex mo na tinatalikuran. Experience na lang yan. Just take it as experience na may natutunan ka. Ganun. Hindi mo na kailangan maging emotional pa. Move on, move forward. At meron namang nakatadana sa'yo. Pareho kayong dalawa. Hindi kayo maiilang o mahiya sa isa't isa. At ma-accept nyo yung flaws. Kung may flaws man kayo, accept nyo yung isa't isa. Na hindi nyo ginajudge yung isa't isa. Diba? Kasi pareho kayo eh. Pero okay na origin. yung mga chosen one, yan ata ang ano guys eh. Kasama sa titira dito sa mundong to. I think. Yung 1044. Yan ata yun eh. Pero may mga mission yung chosen one. Purpose. Pag nabago na itong mundo na to, wala na daw mamamatay, wala na daw crimes, wala na daw sadness, wala na daw desperation, wala na daw, hindi ka na makaramdam yung tao ng mga painful experiences na hindi katulad ng experience ng mga tao na may mga injustice, crimes, o ano ngayon, mga cruelty o masama, no, na mga kahit kamatayan, hindi na daw may experience afterlife. That's why pipiliin na yun. Pipiliin yung mabubuti. Yung righteous na titira sa bagong kaharian ng Diyos. And you know kung sino maghahari dito? Si Jesus Christ. May freedom, walang mga demonyo na, mga ganun. Kasi yung mga demonyo din pati ginagamit ng mga witches yun eh. Demonyo, katulad ng mga kaluluwa ng Nephilim, evil spirits, mga impacto na yan, mga demonyo na papangharm, wala na yung mga yan. Vanish na yan, guys. Ayan. Kayo ang magmamana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayo ang hindi magmamana, hindi kayo ang titira sa bagong kaharian ng Diyos. Yun ang pagkaalam ko yung chosen ones, no? Ganon. Pero, ang alam ko din, ang original chosen ones ay hindi tao. Hindi tao kasi magkaiba eh. Kung kaya nga naiilang yung tao ang origin sa'yo. Para nakaramdam niya ng intimidation. Para na-intimidate pati. Kasi ma-re-reveal nga eh. Yung mga kinikip nila eh. Kasi ang tao talaga mahilig mag-secreto. Parang secretive. Mahilig sila mag-hide.
Yung mga tinatago kasi yan sila. Ganun ang tao. Mahilig magsikreto. O kaya mahilig magpag-chismisa na parang patago na. O bulong-bulong sila. Tingnan naman. O, diba? Manotice nyo yan? Loko talaga yung mga yan. Pero yung iba naman na nag-chismis-chismis lang. Ano lang yan? Parang libangan nila. Stress siguro. Siguro yung buhay. Yan ang kanilang pastime, mga ganun. Pero yung iba, yung chismis na yan, para bang, wag lang yung naninira, nagmagawa talaga ng kwento kasi may inggit na yung halo, guys. Diba? Yung gagawa ka ng kwento na hindi naman totoo. Yung gagawa ka ng kwento, ganito ganyan, si ganito ganyan, ganito ganyan, yung pala ginawa niya lang. Dahil naiingi sa'yo, dahil naiingit sa'yo. Ayun ang iba na inggit na yun. Pero pag-usapan yung nangyari yan na kunwari, kung ano yung nangyari na may balita na ganito ganyan, eh parang nag ano lang yun, nagbibigay ng information sa iba, mga ganun. Ayun ba? Pag-ganun pa siya. Na-enjoy nila yan. Lalo na yung mga may edad na, no? Walang magawa minsan, no? Tamay-tamay, mag-chismis-chismis. Nakakatawa din makinig. Huwag pakinggan yung inggit. Huwag sundin yung inggit kasi yan ang root of all evil. Yung inggit. Kung makaramdam kayo ng inggit, huwag niyong pakinggan yan. Huwag niyo sundin yung inggit. Huwag kayo mang-harm nyo dahil sa naramdaman nyo na inggit. Be matured. Be more stable. Be a good person. Sino to? Sino pa tong ha? Nakatadhana sa'yo. Ano ba to? Page of Pentacles. Past person mga yan na magkakaroon pa ng new beginning sa inyong dalawa. Na magtuloy-tuloy na. Yan kasi ang nakatadhana sa'yo. Once na nakatadhana na yun sa'yo, you will end up together. No matter what. Kahit ano pa yung dinadaanan o pinagdadaanan ng connection ninyo. Kahit, yun nga, kasi ex mo to. Ay, kayo at kayo ang magkakatuluyan yan. Ano ang feelings ng nakatadhanang person sa'yo? Na-intimidate. Ay, na-intimidate. Hindi pala, in reverse to. Parang insecure. There's insecurities. Pero, hindi siya ganun ka-positive, hindi siya ganun ka... kumbaga, hindi niya talaga goal na i-pursue ka right now. Parang hindi strong yung desire niya na i-pursue ka right now. Pero there's attraction din naman. Kasi ito, upright yung isa na to. Parang, hindi pa ganun kaseryoso to. Yung nakatadhala sa'yo. Parang, nag-enjoy-enjoy pa yun sa buhay. Happy-go-lucky. Hindi pa ready na mag-commit yan sa ngayon. Ano naman ang iniisip? Yun ang feelings niya ngayon eh. Parang siguro nakipag-connect pa yan sa iba, no? Ganon, na nagigain ng experience. Kung may mga karelasyon siyang iba, ganon. Habang single siya. So, see. Pero, there's attraction. More information sa feeling sa'yo ng nakatadhanang person for you.
feeling niya pag ikaw yung napangasawa niya? Sweet kayo sa isa't isa. Kompleto siya. Contented. Happy. Fulfilled. Wala nang kulang sa buhay niya. So, sinandun din talaga yung ano. Kasi lang, may insecurity lang siya ngayon. Para bang umiiral yung security niya. Pero, ayun. Pag gusto niyo magkaanak kayo, na maging isang pamilya, anong iniisip ngayon ng personal na katadhana sa'yo? Oh my gosh. Ang mag-succeed, ang magtagumpay, na ano, na makabuo kayo ng pamilya. Yun ang iniisip niya. Kung paano siya magtagumpay, kung paano siya mag-succeed, na magkatuluyan kayo ng dalawa. Nagiging positive siya. Nagiging, may insecurities nga lang, no? Kailangan niya daw maging positive. Maging bold. Para mag-succeed siya. Kailangan niya maging positive. Maging hopeful. Para mangyari ito. Yung dinidesire niya. Ang bumuo kayo ng pamilya. Kasi nga, nakatadhana naman talaga kayo. Kaya ano pa ba yung dinidesire niya? Kundi ang bumuo kayo ng pamilya. Kasi kayo nga ang nakatadhana. Hindi kagaya ng isa na nina-review siya sa'yo kasi magkaiba kayo ng origin. Diba? Kasi ang mga chosen one and yung sugo, hindi talaga mag-fit yan sa tao. Iilan lang kasi yung chosen one sa mundo. Mag-fit ka sa kapwa mo, chosen one. Parang magkakasundo kayo na hindi kayo maiilang sa isa't isa kasi paro kayo ng origin, pati sa mga sugo. No? Meron kayong mga sense of right and wrong and parang natural na wisdom na ganun yun. Na madali kayong matuto sa experiences nyo. At madami yan. May empathy kayo. Hindi kagaya ng mga tao na ay bala subas guys, yung iba. At walang hawa sa kapwa nila, pati sa hayop. Wala ding respeto sa boundaries ng iba. Abusado. At kafulisyan. Yun ang karamihan na nakasanayan nila na ginagawa. At tuntua sila pag kafulisyan. Pagturuan sila ng, kunwari, magnakaw, itong tuwa sila. O kung ano pa. Ganyan. Ganyan ang tao. Merong mabait na tao. Merong matuwid. Meron din na salbahe talaga. Sabihin pa niyan, ikaw yung salbahe. Kunwari ay nilansihan ka o ginawan ka ng deceit tapos nagalit ka, makapagsalita ka ng hindi maganda dahil sa ginawa nilang deceit, dahil deceitful siya at mapanlamang, mapanlansi o selfish, mga ganun, mga greedy, ang sabihin niyan, ikaw pa'y salbahe. Masasabi ka lang ng totoo, ikaw pa naman sa bahay. Kasi masyado kang prank. Masyado ka ano kasi sinasabi mo yung totoo. Lalo kung mga sugo ay magsasabi talaga ng totoo yan. Kasi they speak truth. Yan naman talaga mission, pati ng sugo kasama sa mission. Totoo. Yung mga sinasabi. Siyempre, galing yan sa ano eh. Alam nga naman, sinungaling. Ang tao, mahilig mo yung sinungaling. Karamihan sa tao, mahilig mo yung sinungaling. Mahilig ba't yung magsikreto? Kaya mahilig magbulong-bulong yan sila eh. Ay, sos. Ganyan ang tao. Mahilig sa sikreto yan. Masikreto ang tao. Kaya nga,
nare-repel sila sa mga chosen one. Ganun din yung mga chosen one. Kasi nga, at sumasugo, parang na, naiilang. Kasi ma-uncover kasing ano nila eh. Parang liwanag kasi na makikita yung mga tinatago nila. Ganun. Ano ang itong person mo na to na nakatadhana sa'yo, may pinagdadaanan din yan sa pakipagkapwa-tao kasi chosen one siya. Hindi din madali sa kanya ang ano, may parang na-repel din yan sa mga tao din. Ganun din yung tao sa kanya. Ganun yun yung may experience ng mga chosen one. Kasi ang mundong to ay mundo nga ng tao. Madaming tao dito. Kunti ng chosen one at masugo. Maging komportable yung chosen one or sugo kapag kapwa nila chosen one or sugo. Hindi sila mailang. Hindi sila ma-repeal. Ganon din yung kapwa nila chosen one. Kasi pareho sila ng origin. Ganon yun. Ano ang gusto sabihin sa inyo ng nakatadhanang person for you? I am grateful for the spiritual lesson. Oh, grateful daw siya sa spiritual lesson na natutunan niya. See? Natututo siya sa mga experiences niya sa buhay. Hindi kagaya ng tao na ulit-ulit na alam na nilang masama. Sige pa rin. Alam na nilang masama na magnakaw. Hindi sana nagpaparinig ako sa mga nagnanakaw. Alam ko madaming gumagawa yun, no? Na parang normal na sa kanila yung ginagawa nila. Alam na nilang masama ang magnakaw. Pero sige pa rin sila. Nakaw. At parang yung iba gusto pang konsentihin yung pagnanakaw. Dahil daw gutom. Eh, hindi ganun. Pwede namang humingi. Manghingi na lang kung gutom. Ng pagkain. May mamawain, mahabagin. No? Hindi naman porkit umasa ka na lang sa kapwa mo, porkit binibigyan ka. Kung kaya maghanap buhay, lalo kung malakas naman ang pangatawan, bakit hindi magtrabaho? Maghanap buhay. Para kumita ng pera. Kasi lahat naman ng tao, naghanap buhay eh. Alas na kung tamad. Gusto umasa sa iba. Hindi ganun. Kaya natin magsikap, maghanap buhay, ganun dapat, no? Pero kung disabled naman talaga, at matanda na, or bata pa na, hindi pa kaya maghanap buhay, yun. May madaming mahabag, maawa, natutulong, na magbigay ng pagkain. Lalo ni mag-chosen mo at suko, kung meron sila maibigay pagkain. Na nakikita nila nagugutom, lalo na kung walang kakayanan na maghanap buhay, eh, bibigyan nila yan. Ganun yung mga chosen man. Mahabagin yan sa mga ganyan. Sa mga, yung wala nang kakayanan na maghanap buhay. Na, lalo na kung masagana yung buhay. Kahit hindi mo pahingian. Pag nakita nila na gutom o walang makain, bibigyan nila yan. Totoo lang, sa totoo lang. Pero yung tao na yung pwede wala ko talaga asahan. Samantalahin pa nila na yung pagkawawa ka. Kaso lang, konti lang chosen ones eh. At sugo, kaya. Pero meron din mababait na tao na kusang loob na tutulong. Diba? Yun nga nga, negosyante na yun. Millionaire yun eh. Tutulungan nila eh. May ganun. Ganun yung iba. Baliktad yung tinutulungan. Instead na yung walang makain na hindi na kaya maghanap buhay. Yung mga matatatanda na uugud-ugud na. Yung hindi na kaya nga ibigay yung daily needs niya, yung mga ganun na pagkain.
Ayaw na lang tulungan. Kung sino sikat na, kung sino mayaman. Yun ang tinutulungan. Tapos ipangalandakan, ay ganito, mayaman ako. Tinulungan ko si ganito. Binigyan ko siya ng ganito. Hindi dapat ganunod. Dapat yung wala, yun ang tulungan. Walang makain. Importante pagkain, guys. No? Pagkain. Katulad sa pusa, aso, mahalaga pagkain eh. Damit, pagkain, di ba? Yun ang totoo, may empathy, may habag, hindi na. Well, iba-ibang tao, pagtao nga naman. Eh, you know, fake people. Yung tao talaga, fake talaga. Kadalasan, minsan, makatagpo ka ng may totoo naman. Pero kadalasan, makipagkapwa tayo, may intention talaga yun eh. May intention na, alam niyo na. Well, hindi naman sa nang judge ako. Sinasabi ko lang ang totoo dito. Kung ano yung naobserbahan ko. Because this is part of this reading. And para mamulat din. No? Walang perfect na tao. Pero, kumbaga, na-reveal dito kung ano yung totoo. Kung ano yung katotohan. This is a tarot reading, and what you want to expect is that na ma-uncover yung truth, ma-reveal yung truth, yung katotohanan. Kasi and yung iba na yon, based on my experiences, what I have observed, na totoo naman talaga. Dahil need yan na ma-uncover or ma-reveal. So that aware yung iba. Aware. Magkaroon ng awareness. Ay, ganito pala. Hindi ko alamin na. Yan nakikita ng mga chosen one at sugo. Yung mga naka-hide, no? Yung mga, yan ang sample. Mga ganun. Sample yan. So, mga uncover dyan. Well, ano kaya ang next na mangyayari? Ang mga possible na mangyayari sa inyo nitong nakatadhanang person. So, upright pa yung Ace of Pentacles? Yes? Well, yung next na mangyayari sa inyo kasi nakatadhana naman talaga kayo eh. Makasal kayo. Magsama. Magumpisa na mamuhay na magkasama. Mag-purchase ng house and lot. Magkaroon na ng opportunity na makapagsimula kayo na magsama na. Na yung to be in a committed relationship. Serious one na relationship. Maging partner mo na siya. Ang magsama na kayo sa isang tahanan. Ano bang gustong buhay niyan with you ng nakatadhanang person for you? Stork, Queen of Hearts. Magkaroon kayo ng baby. Anak, kasi kung nakita nyo, may maliit na parang sisu, no? Ayan. Namalamal yung isa't isa at yung anak ninyo. Na yung tahanan nyo ay puno ng pagmamahal. Deep and full of love. Ano pa? Ang gusto niyang buhay with you ng mga person na nakatadhana sa'yo. Yung nangyari sa inyo, mga challenges lang yan. Ah, yung makasal kayo, may ring, oh. Yung ibigay niya sa'yo, engagement ring. Kaya nga, there's marriage here. Ang magkaroon ng stability sa inyo, ang magsama kayo. Ano pa? Yan ang wish niya, eh. Ayan, oh. Merong genie, di ba? Yan ang wini-wish niya talaga. Yan ang gusto niya mangyari. Yung makasal kayo, guys. At wala pa akong tinatanong.
ex mo to. Ex mo siya. Ano pa ang gusto niyang mangyari sa inyong dalawa ng nakatadhanang person for you? Ang magkaroon ng stability sa inyo, ang mag-keep ka niya, ang titira na kayo sa isang tahanan para stable na siya, yung love life niya, para secured na siya sa love life, and yung hindi ka na mawala sa kanya, para makampante na siya. And parang possessive siya sa'yo. Possessive ba yan sa'yo? Nakatadhana for you? Na person? Yes, possessive siya sa'yo. Tama. Ito lang sa taas. Oh, daw. And deep yung emotion niya sa'yo. Mahal ka niya. In love to sa'yo. Kasi nga, nakatadhana kayo. Ganun yan. Yan talaga ang magsiseryoso sa'yo na ipaglalaban ka. Na hindi yan mag-give up sa'yo. Pero kadalasan ng mga nakatadhana ay mayroong divine timing yan. No? Kung kaya hindi agad-agad kayo pinagsama kasi may divine timing. Maring you will learn sa buhay or matututo kayo or mag-improve na wala yung isa, yung isa't isa muna. And then bago kayo pagsamahin, yung mga bago kayo pagsamahin, may mga experience pa kayo sa buhay bago kayo pagsamahin for you to be ready for that union. Na parang matured na kayo, hinog na kayo, kumbaga sa bunga na pwedeng pitasin. Na ready na kayo for union. Ganun. Ready na kayo pagsamahin. So yan. Ito na lamang for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun naman notified kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At pag-like naman po at pag-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.